Magandang araw sa inyong lahat and welcome back to my YouTube channel. Narito na ang Chapter 3, ang karugtong ng Untold Love Story ni Migs Mulino at Mahal Tesorero, nagawa ng isang avid fan at supporters ng Ma'am Migs, ang nagmamahal na si Ma'am Rizaline Alcantara. Narito ang kanyang buong kwento. Nakarating kami sa bahay nang hindi ko namamalayan. Ang isip ko ay lumilipad habang kami ay nasa daan. Hanggang makapasok sa bahay, ang isip ko ay lutang. Hindi pa rin ako makapaniwalang muli tayong nagkita, mahal. Walang mapagsidlan ang saya sa puso ko. Kahit sa una ay may kaba sa dibdib ko. Hindi makapaniwalang mahahawakan kong muli ang mga kamay mo. Makakarga at mahagkan kang muli ay kasiyahang nag-uumapaw sa puso ko. Ang saya sa puso ko ay hindi ko maintindihan. Hindi man tayo nakapag-usap ng maayos, naging masaya naman ako, mahal. Lalo na noong sinabi mong papasyal ka ulit next week sa bahay. Mas naging masaya ako dahil alam ko na muling magkikita tayo, mahal. Madaling araw, nagising na ako. Hindi makatulog sa sobrang galak na nararamdaman ko. Hanggang sumapit na ang umaga, na halos isang oras lang ang tulog ko. Habang nagkakape, bigla na lang akong napapangiti. Naaalala ko ang yakap at halik ko sa'yo. Ang ngiti sa labi ko ay hindi ko mapigilan. Masaya ako. Yun ang dahilan. Alam ko na muli tayong magkikita, kaya ng sabi mo. Hihintayin ko ang araw na yon, mahal. Ang araw na muling magkikita tayong dalawa. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Alam ko mali. Ngunit yun ang sinisigaw ng puso ko. Bakit ang puso ko'y patuloy kang minamahal? Nakalimot na sana ang puso kong sarado na. Ngunit nang magkita tayo, muli itong napukaw at hindi ko namalayan. Kahit aking pinipigilan, hindi ko magawang pigilan. Damdamin ay hindi na maintindihan. Muli kang tumatakbo sa aking isipan. Ang pagtibok ng puso'y muli kong nararamdaman. Ngunit bigla kong naisip na hanggang pangarap na lang kita, mahal. Bigla kong naalalang meron ka ng ibang mahal. Ganun pa man, masaya ako, mahal. Masaya ako kahit magkaibigan na lang. Kahit magkaibigan lang tayo ay masaya na ako. Huwag ka lang lumayo sa akin tulad ng ginawa mo noon. Kahit kaibigan na lang, mahal, ipaparamdam ko sa'yo ang aking pagmamahal. Ipaparamdam ko sa'yo na mahal kita at kaya kitang alagaan. Lumipas ang ilang araw bago sumapit ang isang linggo. Tinandaan ko ang sinabi mo na muling babalik ka at magkikita tayo. Hanggang sa dumating na ang araw na sinabi mo. Pinaghandaan ko ang araw na yon, mahal. Pinagluto kita ng mga pagkain gusto mo. Bumili ako ng bulaklak at chocolate na paborito mo. Hindi ako mapakali habang naghihintay sa'yo. Excited at masaya, yun ang nararamdaman ko.
hanggang sa dumating na ang sasakyan ng manager natin. Excited na ako upang kayo'y aking salubungin. Lumabas ako ng bahay upang salubungin ko kayo at umaasang kasama kanya mahal. Ngunit bakit? Mag-isa lang siyang bumaba sa sasakyan. Bakit wala ka? Bakit hindi kanya kasama? Asan si mahal? Tanong ko sa kanya. Hindi ko pa nasusundo. Tinatawagan ko siya pero hindi ko makontak ang cellphone niya. Nag-text na din ako pero hindi siya nagre-reply. Nagtataka nga ako, ngayon lang hindi nag-reply si mahal sa mga text ko. Sagot sa akin ng manager natin. Kinabahan ako na para bang may kung anong pag-aalala ang pumasok sa dibdib ko. Puntahan na lang natin si mahal, yun ang sabi ko. Try ko ulit tawagan, pag hindi pa makontak, puntahan na natin, sagot sa akin ni manager. Sige, sagot ko. Nakailang tawag na kami, pero hindi ka talaga makontak. Hanggang sa magpasya na kaming puntahan ka na sa inyo. At nung makarating na kami sa bahay niyo, parang walang tao. Kumatok si manager at kumatok na rin ako. Kumatok kami ng kumatok ngunit walang taong lumalabas. Siguro mga isang oras kami naghihintay ngunit wala talaga. Ang inisip na lang namin na baka may pinuntahan kayong mag-asawa. Dahilan kung bakit wala ka. Hanggang sa makauwi na uli kami sa bahay, kahit isang text, wala kang reply. Umuwi kami nang nag-aalala sa'yo. May kaba sa dibdib ko na hindi ko maiwasan. Hindi ko maintindihan ang aking sarili. Sobrang pag-aalala ang aking nararamdaman. Ewan ko ba kung bakit ganun na lang ang kaba sa dibdib ko. Nag-aalala ako sa'yo. May kung anong kaba ang pumasok sa dibdib ko. Asan ka na, mahal? Okay ka lang ba? May nangyayari ba sa'yo? Yan na lang ang tanong na tumatakbo sa isip ko. Hanggang sinabi ng manager natin, pag hindi pa makontak si mahal, bukas babalik ako sa bahay nila. Baka sakaling andun na siya. Yun ang sabi sa akin ni manager. Sige, sagot ko sa kanya. Tawagan mo ako kung sakaling makita o makausap mo na siya. Sagot ko sa kanya hanggang sa lumalalim na ang gabi. Ang pagkaing hinanda ko sana para sa'yo, pinakain ko na sa mga kaibigan natin na kasama ko sa bahay. Ang bulaklak at chocolate naman ay tinago ko sa aking kwarto sa pag-asang baka sakaling bukas ay magkita na tayo. Hindi ako makatulog. Ang laman ng isip ko ay ikaw. Nagtatanong sa sarili, asan ka pa mahal? Patuloy ang baba ng dibdib ko na para bang may nangyayaring hindi maganda sa'yo. Kinabukasan pagising ko, wala na ang manager natin, umalis na siya. Tinawagan ko siya para tanungin kung nag-text ka na sa kanya. Pero pupuntahan ko ulit sa kanila, baka sakaling nakauwi na siya, sagot niya sa akin. Balitaan mo ako kung sakaling makita mo si mahal. Yun ang sabi ko hanggang nag-text sa akin si manager. Wala pa rin tao sa inyo. Asan ka na, mahal?
Nag-aalalang tanong sa isip ko. Muli akong nag-aalala at sobrang nag-iisip kung nasaan ka na ba, mahal. Hanggang sa tumawag sa akin ang manager natin. Papunta daw sa bahay niyo sa Tandang Sora sa pag-asang baka andun ka. Naghihintay ako ng tawag galing sa kanya. Hanggang sa sumapit na ang dapit hapon at magdidilim na. Sa aking pag-aantay, napaisip ako na sinabi sa akin ng manager natin noong gabing hinatid ka namin na ayaw ng asawa mo na lumayo ka at tumanggap ng trabaho. Inisip ko na baka dahil sa pagpunta mo sa party natin, nag-away kayong dalawa. Ayaw kong mag-isip ng kung ano-ano. Kaya mas pinili kong ikalma ang sarili ko. Okay lang si mahal, yun ang sabi ko sa aking sarili. Hanggang sa tumawag na sa akin si manager. Kumusta? Nandyan na ba si mahal? Tanong ko sa kanya. Wala pa din siya dito sa Tandang Sora. Sagot niya sa akin. Asan ka na, mahal? Bakit kahit sa bahay niyo wala ka? Tanong ulit sa aking sariling patuloy na nag-aalala sa'yo. Hanggang sa makabalik na ulit sa bahay ni manager at nakapag-usap kaming dalawa. Ano ang sabi ng tita ni mahal? Tanong ko sa kanya. Wala si mahal doon at hindi din daw umuwi sa kanila kahit sila nag-aalala din kay mahal. Hanggang sa sinabi ng kapatid mo na hahanapin kanila sa mga kaibigan mo. Baka sakaling makita ka nila doon. Nag-aalala na rin sila sa'yo sa mga oras na yon. Hanggang kinabukasan, bandang hapon, nag-text ang kapatid mo sa manager natin. Nakita ka na daw nila sa bahay ng isang kaibigan mo. Sinundo ka nila at inuwi ka sa inyo. Para akong napunutan ng tinig sa puso ko nang malaman kong nakita ka na, mahal. Ngunit bigla akong napaisip, bakit ka nasa bahay ng iyong kaibigan? Asan ang asawa mo? Bakit at ano ang dahilan? Tanong sa aking sarili. By Rizaline Alcantara. Hi po mga kabunso, ka-cute. Ito na po ang chapter 3. Sana po magustuhan nyo. Post ko na lang po ulit ang chapter 4 pag natapos na. Maraming salamat po. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.